Hello guys! Good morning! Good morning po sa inyong lahat guys. Now it's 11:26 in the morning. At ngayon guys, alam ko po, marami po sa mga kababayan natin dito sa UAE ang nasa vacation mood pa. So kahapon, I enjoyed my special holiday day off. Kaya as you can see guys, I shared some of my photos and tawag nito, meet up okay, with my co-vloggers, mga Filipino YouTubers dito sa UAE. Kaya nakakatuwa guys no, that you are together with tawag nito, with your yung same yung passion na meron kayo. Nakakatuwa yun. Kaya guys, I think no, this is a very good suggestion to all OFWs. You have to know guys, yung mga ways how can you beat homesickness. Di ba, paano ka para hindi ma-bored, para hindi ka mawala ng landas okay, sa abroad. So number one is you have to know your passion, your interest. Diba? Kasi napakarami natin mga kababayan dito ng mga photographers. So, ang ginagawa nila, they join organizations or activities for photographers. So, with that, nag-i-enjoy sila sa mga idle time nila. So, same with us vloggers, ang ginawa namin, we created our group, then we meet. Yun. Kumbaga, nagtutulungan kami, how can we enhance our skills, how can we improve our content, how can we do, tawag nito, yung video collaborations, mabuo yung friendship, yung tipong ganon. And I think that's one of the very important talaga na meron tayo dito sa abroad. We have to have an organization. Kailangan may grupo tayo. Yung grupo na positibo ha, hindi yung tipong grupo ka ng mga ano, ng mga puro hugot. Yung tipong ganon. Sometimes guys, you have to associate yourself with positive people. Kasi I used to have some followers dati na tawag nito, anong nangyayari, just for one. Sabi nila, kuya, nabuboard ako lagi, wala akong mapuntahan every day off ko, nakamukmuk lang ako. So sabi ko, okay, ano pang gusto mo? There are a lot of options dito sa abroad na para, tawag nito, para mag-enjoy ka. Number one, why don't you look for a church, di ba, na kung saan ka sakop. You can look for a born-again Christian church or any organizations na meron dito talaga may interest ka. You know what guys, number one, para malaman mo kung ano yung mga organizations dito for Filipinos, you can check guys sa Philippine Consulate or Phil Club or Filipino Club dito sa UAE for you to identify. Baka mamaya may mga grupo pala dito ng mga Bisaya, ng mga Cebuano, ng mga Ilocano, yung tipong ganon. You wouldn't know, di ba? Maraming organization po dito ng mga HR, ng mga kung ano-ano pa. Hello kay RV Bernieza. Yan ang nagme-message sa atin sa Facebook. And ngayon guys, I'm gonna read some of the comments. Tapos mag-update ako sa inyo guys about travel updates. Okay, hello kay, of course, kay... To everyone who's watching us, good morning po sa inyong lahat guys. And ito, hello kay Rosalyn Ranola. Good morning, Sir Juni. And of course, Madam Malu Prado is watching us. Of course, ang my ever inspiration, okay, ang mag-iisang inspiration of course ng mga kababayan natin working abroad, si Evangeline Federico is also watching us. And one of the best person na nakilala ko sa Dubai. Alam nyo guys, nakakatuwa no, when you are parang naging close friend mo yung mga taong iniidolo ng mga kababayan natin na nasa abroad. When you get to know them and you finally know kung gaano sila katotoong tao, grabe guys, mas mawiwindang ka. Okay, sabi ni Raining Balanoy, Sir Juni, pabati naman po dito sa Taiwan, lahat po ng OFW, especially kay Raining Balanoy, thank you po. And of Vangeline Federico po, shoutout, idol po kayo, sir. Ko po kayo, Sir Juni. Miss Budge, guys, Vangeline Federico, siya po yung for sure, alam nyo naman, no, kilala nyo naman kung sino siya. Siya yung known as an OFW na na-feature ang life story niya. Sa maalaala mo kaya na lahat ng nakapanood noon, especially ng mga OFW na nakaka-relate noon, is umiyak, di ba? Pero ibig sabihin noon guys, that's a strong inspiration kasi ang naiabot noon, na despite of whatever problems and issues na meron tayo dito sa abroad, basta kasing tatag ka lang, kasing positive ka lang ni Miss Vangeline Federico, eh maabot mo ang pangarap mo. Basta stop saying no to our opportunity sa buhay mo, maabot mo yung mga pangarap nyo guys. And of course, hello kay Ate Eva. Ayan, Household Dubai, sa lahat ng mga
nagtatrabaho sa bahay, mga kasambahay natin, mga OFW, saludo po sa inyo. Alam nyo ba guys, this is a fact. Nakakahiya, okay, malaman ang isang katotohanan that there are some non-household, hindi servant, na mas, alam nyo ba, na mas may ipon pa at may pera pa ang mga katulong, okay, kaysa sa mga hindi. Kaya talaga, alam mo, this is a reality dito sa abroad na hindi po talaga basihan ang trabaho. It is really you and your discipline na mag-save ng pera. Yun yun. Kasi, at the end of the day, sino masaya? Di ba yung may pera sa banko? Yung mayroong magandang future na naitulong o naibigay sa pamilya niya. Hindi yung Facebook post lang daw. Okay, and hello kay Francis Joey Cabalhin Pirater from Tandang. Anong Tandag? From Tandag. We're watching you always. Saan po yun? Anyway guys, bago pong lahat pala, I'll make sing it this. This is very important guys, no? Especially po since I'm working po sa MPQ Tourism. And that's me. Kita ba? Ayan, so that's my travel blog. Actually, it's a travel update blog para po sa mga kababayan po natin. Guys, there are so many reasons why, guys, why you have to follow MPQ Tourism Facebook page. Una, of course, to be updated of our services. And second, watch out guys for my travel updates. Kapag meron pa akong video na travel update, if, ibig sabihin, may magandang, or it's either there's a good or there's a special information na kailangan ko pong i-announce. So, especially right now, since holiday guys, okay, especially sa mga exiters po natin, please guys, lalo na po sa mga gusto po mag-exit ng Armenia, magpabook na po kayo today. It's because marami na po ang nakabook ng 28 because, kumbaga magiging normal rate po ulit ang exit to Armenia starting June 28. So, bago pa po maubos, of course, ang seats ng Fly Dubai going to Armenia, eh magpabook na po kayo ngayon mismong araw na to. Okay? And for our exiters guys sa Oman, hindi pa po pwede as per sa confirmation po ng aming supplier, ng aming contact, is magno-normalize pa lahat on July 9. Okay? Kasi po yung holiday nila is until 6. But unfortunately, 7 and 8 still weekend, so wala pong exit. Kaya 9 pa po talaga. Alright? Kaya sa mga nagmamadali at lalo na hindi na kayang abutin pa yung petsang yon, we can recommend you guys for an A2A exit, which is pwede po siya, available na siya on July 2. Okay? Pero yung mga gusto pong humabol, of course, na let's say July 1 po kuya ang last day namin o gusto makabawas ng penalty ng kanilang overstay, we will help you guys. I can personally help you po paano natin mapabawasan ang inyong mga penalty. Okay? So guys, please don't be shy. My number, I will share later sa aking pong title later. How can you contact me guys? Okay? Hello kay Laila De La Cruz. Sir Junie, pumapayat ka na. No. Nakaano lang ako. Nadaya lang ng kulay. And of course, hello kay, of course, hello sa inyong lahat. Sa lahat po ng staff, of course, ng Sales Rain Makati. And good afternoon. Sabi ni Francis Joey Pirater, Tandag City, Surigao del Sur. Ayan, sa lahat po ng mga kababayan natin from the Philippines, alam ko guys, napakarami po ang pupunta dito kasi tapos ng Ramadan. Okay? So, kasi alam natin, na lalo na sa mga nakapanood ng mga old videos ko, that I don't really recommend them to come here in Dubai during Ramadan season kasi yung employment rate is napakababa. And hello, of course, sa lahat po ng mga staff, of course, ng Fly Dubai, especially sa pinakamaganda nilang staff, walang iba kundi si ating Tess. Kasi pag binanggit ko kasi yung Chris, Maria, Isabella, kasi it's di ba parang family name nyo to lahat. Mother, father, and your daughter. Ayan, hello po sa lahat ng mga Fly Dubai staff. Ayan, kay Papi, hello. And also to PJ Balamban, ingat po lagi sir, God bless po. And sabi ni Insay, sabi ni, always drinking water, Junie. Oo, masama pa rin kasi pakiramdam ko. Hello kay Bel Montecastro. Hello Junie, watching you here in Jafilia. Holiday pa rin. Ayan. Hello Bel. Ayan, thank you so much for watching. Ayan, matagal na matagal ko ng follower yan si Bel. Pero until now, simula nung payat ako hanggang sa tumaba na ako, hanggang sa sumobrang pogi na ako ngayon, pinapanood pa rin niya ako. Hindi, joke lang. Okay, and also sabi po ni Nora Dolorico, hello po and God bless.
And also, sabi ni... I'm always watching you po, sabi ni Francis Joey Perater. Thank you so much. And sabi po ni Raymond J. Psycho, sir, kahit di nyo kilala, dami po ako natutunan sa inyo at sa mga vlogs nyo po. And tips and advice. Thanks po and more power. To God be the glory. Alam nyo guys, this is the reason why I created, okay, I founded the hashtag Pinoy Social Media Group ng mga Filipino vloggers dito sa UAE. It's because somehow guys, yung vloggers actually can reach, okay, the right target ng audience na meron kasi sila. So through my tips and guide, based on my experience, based on my observation, based on what I see, okay, from the real life of OFWs dito po kasi sa Dubai, eh na-i-share ko siya. Alright, greetings of course sa lahat po ng Prada family. Alam ko malapit ang bakasyon ng mga boss ko sa Pilipinas. Sana makasama ako. Public announcement din, no? Pero syempre hindi. Okay, so nasa na tayo? Francis, Joey. Ay, nabasa na natin yan. And yung nasa mga baba. Okay, sabi po ni... nabasa na natin lahat. Okay. Jessica, hello kay Jessica Isaika. Sabi niya, I'll be in Dubai soon. Ayan, sa lahat-lahat mo ng mga babae natin na papunta dito ng Dubai. You know what guys, ito lang laging message ko eh. Nagtatampo ako sa case na to. Most of my followers are always saying this. Na kuya, promise, if makarating na ako ng Dubai, hahanapin kita. Pero most of the time, hindi ako nahahanap. Guys, I'm not hiding. I don't know why. I am just here guys sa MPQ Tourism Satwa Branch. We are located po sa same building po ng Jollibee. You can come here anytime. Okay, nandito po ako every day except Fridays kasi that's my special off. Nasa mga events naman ako. So it's very easy guys for you to come here and see me in person. Kumustahan po tayo. Okay? And of course, hello sa lahat ng bumubuo of course ng JB Group of Company, kina Pastor Dan, kina Janessa Buwalan. Ayan, good morning sa inyong lahat and to all the staff. Okay, and affiliates. Ayan, hello. And also, good morning, Sir Juni. Sabi ni Rosalyn Ranula, nabasa na natin yan. Good morning po here from Sharjah, sabi ni Romel Yasis. And napag-iwanan na ako. Anyway guys, ganito po. I think I will take advantage of this live streaming na meron tayo. I will explain to you guys yung how the Dubai visa and Sharjah visa works. Okay? And alam ko kasi maraming confused. Maraming confused about these things. Okay, but before that, sabi ni PJ Kansiran Balamban, Sir Juni, hindi nyo na po ata ako kilala from Azure before, sir. Pero okay lang po. God bless and always ingat. Ayun, hindi ko lang kasi makiklik yung name mo kasi masyadong maliit. I-click ko maya for sure. Kung if you're from Azure, I know you. Okay, so guys, let's continue po no reading explaining po yung difference of Dubai visa and Sharjah visa. So, una guys, June 1, it was announced that 90 days visa is no longer available for Filipino and Pakistan nationals. And that's still existing until now. Ibig sabihin, still not available yung 90 days ordinary visa na in-offer po for Filipinos. Okay? Huwag po tayo mag-confuse. It's because after a couple of days, may mga article na naman lumabas online na saying that 90 days visa is available only to few travel agencies. Ang totoo po niyan is ganito. The 90 days visa is really not available na po for Filipino nationals in Pakistan. Pero ito po kasi yung tinatawag nilang ordinary visa. Okay, alam mo, napakarami po kasi ng classification ng visas. Diba? We have the regular ones. We have VIPs kasi may mga, meron ditong tinatawag ng mga diplomat visa. May tama bang ganun? Or we have private visas, mga ganun. So now guys, ang kumakalat po na chismis, na 90 days visa from Dubai is, yes, available yan, but that's special visa po yan. It's called leisure visa. Pero guys, ang average na rate po yan is sobrang mahal kasi visa alone ha is 2,000 dirhams. Okay? So, visa alone is 2,000 dirhams. So, this is a clarification guys, no, na yes, there is still a 90 days visa from Dubai, but this is just a special leisure visa na
normally this is actually sponsored guys by a big private company, kaya siya mahal. Okay, so yes, it is still available. Okay, pero what if kuya, that's too much, okay, hindi ko siya afford. That's why guys, dito po sa MPK Tourism, we're offering a 90 days visa from Sharjah. As Sharjah visa guys, na 90 days is available na po yan noon pa. Okay, noon pa po is available na po talaga yan. It's just that, of course, mas mura kasi ang Dubai visa at mas madali ang visa applications. Because for the Dubai visa applications, what we need is just a copy of your passport. A colored copy of your passport, at least more than 6 months in validity. Yun lang. Pero for Sharjah visa po kasi guys, it's different. Okay? Number one, it's expensive. I'll give you the market rate. It's around 1,500. Okay? Unlike kasi dati yung Dubai visa, nasa 1,000. Or minsan, depende kapag package, normally mas mababa talaga. Pero pag visa itself lang is nasa 1,500 yung market rate niya. Pero dito sa MPK Tourism guys, if you avail packages from us, definitely we'll give you the lower rate. Okay? Yun yung kagandahan nun. So let's explain. O, singit muna tayo. Sabi po ni Mahal Kita Idol, kailan po punta mo ulit ng Horlands? Nakita-kita doon, di man lang ako nakapagpa-picture. Naya kasi ako may mga kasama ka kasi next time, kapalan ko na mukha ako para makapagpa-picture sa'yo. Gwapo mo talaga. Hello, Mahal Kita. I think I remember you. Yan ba yung birthday, parang semi-birthday celebration ko na where I am wearing the, tawag nito, I am wearing the Lito Atienza na polo shirt. Oo ba? Oo nga. Please, guys. Sa lahat po naman, huwag po kayo mahiyang lumapit sa akin. Kahit po may mga kasama ko, it's okay. I will priority you, promise. Oh, I will priority you. Kasi ako guys, natutuwa kasi ako, of course, na makita at makilala din kayo in person. Kasi ito kasi guys, yung disadvantage of being a vlogger, it's because the viewers can see me, can hear my voice. Alam niya kung ano yung saan nila ako ma-identify. For example, for a shirt, for a uniform, for a haircut, for a gaspang ng mukha, something ganon. Pero yun nga lang kasi ang follower ko minsan. Of course, sometimes, hindi ko nakikilala. Pero I'm very happy if you guys will approach me. Promise to prioritize na talaga. Kasi kunting hilo lang naman tayo, kunting kintuhan. I would love to have a photo with you as well. Kaya yun. So basta guys, thank you so much ha. Ang dami ko ng followers dito sa Dubai. Mangilan-ngilan lang promise talaga ang lumalapit sa akin at nagpapapicture kapag may kasama ako. Pero I understand naman po na yun sa case yun na yung yeah, normal sa ating mga Pilipino na nahihiya talaga. Pero ako guys, no, I insist, okay? Huwag po kayo mahihiya sa akin. Okay, sabi po ni Riz de los Pobres, sir, kamukha mo po ang model sa Aster sa Karama. Ang gwapo. From Rainy, Ravy Nicole. Miss Madeline, ang gwapo mo, Idol Zuni. I hate you. Okay. Alright. Ayun, thank you guys ha. Sa lahat po ng mga pumupuri. Pero, okay, thank you so much. Anyway guys, let's continue po no, yung discussion natin about yung sa Sharjah Visa explanation. So anyway guys, sa mga lahat po ng mga nanonood sa akin sa YouTube, this is automatic kasi uploaded din sa YouTube after. So nagtataka sila na bakas I talk a lot, I greet people. It's because guys, this is Facebook Live. So yung comments is nababasa ko kasi sa screen ko. Okay, sabi po ni Rish, sabi niya, wow, nagpapakit naman. Okay, tama na yan. Alright, so guys, ang common question po kasi about Sharjah Visa is, kuya, sabi nila, mahigpit daw ang Sharjah Visa, sabi nila, hindi daw pwede mag-employment after, kapag naka-Sharjah Visa ka. And the answer to that, guys, is no, that's not true. Pero true yung part na, yes, mahigpit po kasi ang Sharjah Visa. Okay? I think ha, but I think this is confirmed na yan. Na ang pwede lang sa Sharjah Visa is, mahigpit sila in a sense na you are not allowed na mag-overstay na matagal. They will just give you one day allowance, okay, to exit kapag na-expire na ang visa nyo. Okay? So kapag na-expire na yung visa nyo, kailangan or before pa ma-expire ang visa nyo, mag-exit na po kayo. Common reason kung bakit marami nag-overstay ng mga kababayan natin is because hinari sila ng isang company. Ngayon, pinangakuan sila ng kumpanya.
ah, don't worry, kami nang bahala sa overstay mo, kami nang bahala sa ganyan. So, anong nangyayari, si kabayan, umasa doon sa kumpanya. Okay? Now, sir, sagot naman doon ng company namin, but guys, this is a SHARJAH visa. One day lang pong ibibigay nila sa inyo, and then after that, ipa-file na po nila ang absconding case sa inyo. So, lahat ng effort ng company mo na i-process ka for employment visa will be useless na yan. Okay? Eh, I don't know kung gaano ka talaga susuportahan ng kumpanya mo kasi pag hindi, pwede kanyang bitawan. It's because hindi niya mapaprocess ang employment visa mo eh. So, that's the problem. Kaya guys, sa lahat po ng kababayan natin, may payo po sa inyong lahat is be watch out guys. Be alert. I mean, be mindful po sa inyong mga last day of validity ng inyong mga tourist visa. Isang tip, how to be ready sa inyong expirations. Guys, do not rely on the stamp, okay? Tandaan niyo po, di ba, sabi mo, sir, kasi na-stampan ako ng kunyari, say, June 1, ang iniisip mo, dahil 3 months visa ka, June, July, August, September 1, ang expiration. That's not true. Because po, ang counting natin dyan is 90 days visa. Hindi po 3 months visa ang tawag dyan. It's 90 days visa. So, if sabihin, you have to count. From the date kung kailan ka pumasok sa UAE, that's day 1. And then, up to 90 days. Para po sigurado, better guys, ask your travel agency or agent, na-check po nila yan sa system kung until when lang talaga ang iyong validity to stay. Para po sigurado tayo to avoid, okay, penalty and to avoid a surprise absconding case kapag naka-SHARJAH visa po tayo. But guys, ito no, ano bang difference ng dalawa? Okay, so ang difference po ng Dubai visa at SHARJAH visa is yun nga, mas mahal lang ng konti ang SHARJAH visa at saka hindi lang talaga pwede mag-overstay. And I don't recommend to all kababayan natin na magpa-overstay po kayo guys. Kahit po Dubai visa yan. Reason? Kasi guys, kapag na-overstay ka, it is the right of the travel agency to actually file you an absconding case. It is the right. Kasi ang valid to stay mo lang talaga is just kung gaano lang katagal yung visa na kinuha. Okay, hello kay Mami Shuni Mark. Hello, Sir Juni. Kumusta na po? Regards to everyone. Hello, Mami Shuni. I missed you. Sabi mo ni Ruby, may asombrado. Claro. Hi. I'm going to Dubai this Wednesday, June 28. I hope na makita kita and also sana makakita din ng work dyan. Ayan. Ayan, good luck, Ruby. And of course, I'm praying na sana nga makahanap ko talaga ng work. Don't worry. Mataas ang employment rate dito ng mga babae sa Dubai. Jasmine Leia Matiga. Hi, Juni. See you soon. Hello, Japony. To Jasmine. Ayan na pa. Hi, Jasmine. Ayan, ng Phil Club. And ano pa ba? Ayan, ito sabi ni Ibeth J. Prince Dagumanpan. Watching from Pinky's Salon. Hello, Pinky's Salon. Ayan, na-miss ko kayo, ha. Kasi yung huling haircut ko yata. Tama ba? Am I correct? Pinky Salon? Kasi alam ko Pinky Salon yung huling napagupitan ko noon eh. Ayun. Anyway, hello sa inyong lahat dyan. And also, where else? Hello Sir Juni, Happy Eid, sabi ni Norville. Hi! Ayun, JB Group of Company yan, si Norville. Ayun, good luck sa mga future projects natin. And yun lang. Okay, so is there anything guys you would like to ask po bago tayo magpaalam? Kasi it's already 12 noon, so I have to go back to work. Pero ito guys, maraming salamat of course sa lahat po nang naka-standby sa atin. No? So siguro guys, before I say goodbye na lang, I have to announce. Okay, sabi para ni Joseph Tikio Bernardio, hi to Rio Veros family and to all my cousins. Hello kayo Juni, sabi ni Emeline Dilamede. And hello here from Telio Diba. Ayan, sa lahat po ng mga viewers ko from YouTube channel ko, thank you so much guys. 2 million total views. Wow. That's something. Oh guys, I'm so blessed. Okay? I'm so happy with all the supporters na meron ako from all social media pages na meron ako. It's because my life guys is a drama. Okay? Alam nyo ba, ang buhay ko is alam ng mga matatagal ko ng followers. They know when was the time when I was down. And they know when I yung mga time na kung saan okay ako. At natutuwa ako that in every recognition na meron ako, especially now that I'm
again, part of Filipino Times Awards 2017. Nagme-message sa akin yung mga matatagal ko ng followers, sir, you really deserve yung ganitong klaseng recognition, yung ganitong klaseng awards. It's because of, alam mo yon, yung kung anong mga nagagawa ko sa doon at sa ngayon. Pero sa akin kasi, guys, is yeah, awards is an additional recognition, of course. It's a validation of the good thing na nagagawa ko pala. Pero what I really like, guys, my tawag nito, my dream is really, and my advocacy is yung videos ko is just an inspiration to all Filipinos from all over the world na ito, guys, yung patunay na hindi naman kailangan maging super successful ka para makatulong ka sa ibang tao. Diba, alam niyan, alam po yan ng mga followers ko noon pa, that my message is all of us, guys, to be a blessings to others. When you say blessings po to others, it's not always means money. Yes, if it's money, it's a big help, definitely. Lahat ng tao nangangailangan ng pera. And most of the problems can be resolved or can be solved because of money. But you know what, guys? Aside from that, napakarami pong ways how can we be a blessing to others talaga. By just being with them, yung, you see, if they ask solutions to their problems or payo or guide or napakaraming ways eh. So like ako, since I love talking, so I use this parang, I don't know, I consider this a talent, parang ito yung strength ko of talking para makatulong ako sa kapwa ko. That's the reason why I wanted to unite all Filipino vloggers dito sa UAE and have this hashtag Pinoy social media na mag-inspire sa lahat ng mga kababayan natin, because everyone now are in social media. Diba? And I wanted them all to be successful as well. Kasi minsan, itong nakakalungkot na katotohanan, people will not listen to you how effective man yung mga payo na ibibigay mo if you are not successful. Yun ang totoo. And that's actually my inspiration, why I keep on pushing myself na talagang maging, I wanted na yung what I talk is kaya ko rin siyang i-walk. So alam ko medyo slight lang, but then I'm happy of where I am now. Kasi diba sabi ko nga, I used to work lang as a staff sa isang restaurant, sa kitchen, which hindi ko talaga mundo yon. Pero I just push myself na sabi ko, sige, kaya ko, so unti-unti, at matutupad mo din talaga yon. Okay, hello Kai, hello Sir Junie, everyday ka ba nag-duty sa office nyo sa Satwa? Yes, except Sunday. So Fins Dilima Garbo Labe. Okay, kaya ako, guys, I recommend, no, sa mga kababayan ko na, sa mga followers ko pala na gusto mag-avail ng inner services from us, I would like you guys to come and visit MPQ Tourism Satwa branch. Para iba po kasi talaga yung we talk eh. Kasi ako yung tipo ng agent. Okay, can I say agent? Although I'm the sales manager ng MPQ Tourism, na I'll give you more advices that can help you na mas magiging kampante ka pa sa mga services na i-avail mo sa amin. Kasi sabi ko nga, if you go exit, I'll give you the everything. I'll give you the best and the worst scenario na pwedeng mangyari sa iyo, and all the options. Para at least kung nandun ka, kumbaga, alam mo lahat. Pagka problema man, you know what to do next because of my advices. Okay, sabi ni Mama, ni Mami Shoni, please say hi to my Fugs family before you say bye-bye, Sir Junie. Thank you! Hello po, Fugs family! Ayan, hello po sa inyong lahat. And sabi po ni hello, hello din sa'yo Miriam Excel Ishano Adiraman. Tama mabasa ko. And sabi ni Miss Vaseline, pumayat ka yata, Idol Junie. Well, I think, kayo na napapansin nyo parang pumayat ako. I've been sick, guys, for more than 2 weeks. Kaya yon, thank you so much sa lahat na nag-PPM sa akin na, alam mo, nakakatuwa, no? Mapalalaki yung pababae ng mga followers ko. Napaka-sweet nila na, Sir, don't forget to drink your drink your medicine, mag-water therapy ka, mauminom ka ng salabat. Guys, wow! Alam mo, tipong, yun yung feeling ko na I'm so blessed of being this personality na kung sino ako ngayon. It's because kahit wala akong pamilya dito sa abroad, I have you guys na, Sir, uminom ka ng ganyan, iwasan mo yung yosi, or huwag ka mag-inom, or huwag ka magpuyat,
or matulog ka ng ganyan, and it's really very touching, guys. Nakaka-flatter yung ganun. So sana lahat tayo, no, lahat talaga sana ng mga Pilipino, especially yung mga nasa abroad na walang pamilya dito, we have to, guys, take care of our relationship to our friends, okay? And the most common reason kung bakit nasisira ang friendship, it's because of money. Di ba? Pera, pera. Kaya guys, please, payo ko po sa lahat. Ako, I've been posting na yata of my issues about this fashion designer na binabanggit ko. But then, yung issue po niyan, guys, it's about trust kasi. So, about friendship. It's about, alam yun, integrity, delikadesa, and all. Kaya nga, guys, please, we have to keep our friends closer to us, especially kapag nasa abroad tayo, because they are the only family that we have. Wag na po nating sisirain ang friendship natin sa kanila. It's because magkaroon ka ng problema, these real friends of yours will save you, guys, will help you. Pero kung niloko mo sila, ginago mo sila, kanino ka tatakbo? Wala. So, please, guys, friends are very important abroad. Okay? Kaya, guys, if you have problems when it comes to financial, huwag po kagad ang solusyon natin is to make utang sa friends natin. Na minsan, lalo na if you know yourself na hindi ka kaganong disiplinado pagbabayad, which is minsan sakit ko din yan. Kaya ako madalas sinasabi yan, eh, because ako din, nagagawa ko kasi talaga yan. I think the best way, guys, is if you have problems, huwag po yung pangungutang right away ang solusyon. Masipag ka, may talent ka, marami ka pang time, don't tell me wala kang time, mag-sideline po tayo. Diba? If you think that your salary is not enough, find ways, guys, how can you have additional cash flows. Huwag po kayo mahiya mag-sideline. Alam mo bakit? Kasi ito mga magaganda ang trabaho na, mga successful, multi-awarded na mga friends ko. Guys, nagsa-sideline po sila. They have enough na, but then, ganun kasi, what they want is to save money. Yun yung importante, hindi yung maka-survive lang, but they are preparing something for the future. Kaya yun. Okay, so napahaba na tayo. So huling message na lang, sabi ni Jensky Fausto Viray, totoo po yun, nasisira talaga ang friendship dahil sa pera. And Anthony Jason Clemente, hi Sir Junie, kumusta po kayo? And Socil Decena De La Torre, hi Sir Junie. And I think that's all. So now guys, also hello kay Arnel Hasigan. Hello Sir Junie, good afternoon. Si Arnel, guys, click his Facebook page. For sure, idadirect kayo sa kanilang movie na Year After. Ayun, this is the Filipino movie kasi, guys, na dito sinoot. The actors are from here. Pero guys, ipapalabas muna kasi siya sa abroad for a contest. And then after that, ikakalatin siya in US and in other countries din at ipapalabas din po dito. Kaya yon. So Arnel, ayun ha, I send you a message. I can't make it today. Pero so gawin natin ano, may time framing tayo. But since I already did, guys, the interview with the director and some cast, hindi lang kasama talaga si Arnel. Abangan nyo, guys, ito si Arnel tsaka si Angelo Carl. Promise po, makita nyo sila in person. Artista talaga sila. And then so guys, abangan nyo rin, of course, I'll be scheduling na with Dexter Dalisay. Ayan, one of the lead actor po ng Lamentasyon. So I think we will have the one-on-one interview and then I will try no, makasingit ako sa kanilang behind the scenes, sa kanilang filming, kung kakayanin pa talaga. Okay, hello Kai! Sabi ni Socil, sabi, hi Sir Junie, sana po mag-topic ka po sa susunod ng mga dapat gawin pag natapos na ang contract sa company. Thank you for the suggestion. Yung mga about sa cancellation at mga dapat kunin o makuha sa company. Thanks po, sir! Yon. So now guys, before I say goodbye, ito po, mag-iwan po ulit ako sa inyo ng isang napakagandang inspirational message. This is, guys, from CBN Asia. Okay, mas kilala po sila sa kanilang isang program na The 700 Club Asia. Okay, kasi ako, I'm so thankful na nakilala ko in person, of course, ang kanilang president na si Brother Peter Kairos. And this is actually the message, okay? Hope is powerful because our greatest hope is Jesus. Kaya guys, don't lose hope, okay? Huwag na huwag po tayo mawawalan ng pag-asa sa buhay is because
God is with us. If you just believe in God kasi, nothing is impossible. Tama? So yun lang guys, maraming salamat again for watching Buhay sa Dubai Live. And watch out guys, i-share ko pong aking mga contact numbers sa lahat po na mga gusto pong mag-exit, mag-inquire about any travel na meron sila dito po sa MTQ Tourism. Bye guys! Have a nice day! Ciao!